O, ganito po ulam natin ngayon. Imemestra ko sa inyo, ha? O, ito po muna ang ulam natin ngayon, ha? Mga kaibigan, tipid-tipid tayo, ha? Ako po'y natatawa sa palagi kong nakikita at nababasang isinusulat nyo dito, ha, sa ating comment. Para daw po laging mahal na araw dito sa ating tambayan dahil lagi po daw gulay. Kung hindi gulay, may konting isda. E, paano naman po kasi, yun ang mura, masustansya, yun ang madaling lutuin. O kaya yun ang ginagawa natin, katulad po ni Ray, kapirasong papaya tsaka pechay, ayos! O, kaway-kaway po tayo dyan sa mga misis na bagong natututong magluto. Painit po tayo ng konting mantika. Ilagay niyo po ang pangalan niyo sa comment section at kung taga saan kayo at nang mabulyawan kayo minsan. Bawang po, konting bawang. O, tsaka po sibuyas. Dagdag na po natin ang kamatis. Yung hinog na kamatis ang lagi kong sinasabi para marami pong sabaw. Mura-mura din yata yung pabulok ng kamatis pag nabibili sa palengke. Di po ba? O yun ang bilhin nyo at mura-mura ng kaunti. O kapag kaluto-luto na po eh, isama na po natin itong ating papaya. Mura-mura na ang papaya. Di po ba? Lalo na pag umuulan eh, bumabagsak lang yan sa puno. Sa likod bahay ng mga kapitbahay nyo, lalong-lalo na dun sa taga-probinsya at nahihingi nyo lang yan. Di po ba? I'm sure sa palengke natin dito ah, sa syudad eh, medyo mahal ang kilo niyan. Magkano po ba kilo ng papaya? Patisan nyo na po, hindi po ito tinola ha. Alam na alam nyo, may kamatis eh. Konting pamintang durog, isang halo pa, bago po natin takpan at hayaan natin lumambot yung ating papaya. Mga kalahati ang po ng pagluluto. Medyo malambot-lambot na yung papaya pero hindi pa talagang malambot. Lagyan na po natin ng sabaw, dalawang tasang tubig. Diretso. Oh, malambot na po yung ating papaya. Lagay na po natin itong tokwa. Tokwa na naman. Ito po'y pritong tokwa na. Ang ginawa ko, hiniwa ko lang po ng kudra-kudrado para makatipid tayo at maraming makakain. May kasamang tokwa. Yun namang nakita nyo, isang pritong tinapang bangus na wala na pong tinik. Ilagay na po natin. Pagkatapos, ilagak na po natin yung ating dahon ng pechay. Yung po kasing tangkay ng pechay, nagamit ko na nung isang araw. Nakita nyo po ba? Hindi-indiin lang natin yan, ha? Hindi pa po tayo tapos at may ilalahok pa ako dyan. O, sarap po natin. Hinaan na po natin ang kalan para malanta po yung ating pechay. Medium heat lamang po. O, tignan natin. Berding-berdi pa yung pechay pero hindi siya lutong-luto. Mga isang minuto lamang yun na mahina po ang apoy. Ganyan ang pagluluto ng mga berding yung gulay. Para makikita nyo yung masustansya talaga. O, hindi ko na po nilalabog, ha? Yun ang halukayin ng halukayin. Idadagdag na po natin itong ating dahon ng malunggay. Isa rin nga nalalaglag sa puno pag bagong ulan. Ito yung hindi na kinakailangan maglagay. Ako po may natirang katitik na all-purpose cream. Ilalagay ko na para medyo creamy po ang ating pagkain. Kung ayaw nyo ayos lang po. Natira lang po ito at ayokong masayang. So, makakasarap naman talaga siya ng maayos. Hihinaan ko na pong bahagyang-bahagya yung apoy at hahaluin ko lang po siya ng konti para talagang maging creamy yung ating ulam. Nako po, ang sarap niya. Nakita nyo po ba? Meron pong cream o wala ayos na ayos. Nagkausto. O yan lang po na kayaan ko ngayon. Tignan nyo itong ating ginawang ulam. Hindi siya magastos. Matipid nga yung Ricardo eh. Ang mahalaga eh masarap. Malasa. Ang Ricardo ay mura. Basta bagong luto. Po importante. Sabawan pa natin. Mainam talaga eh. Maraming sabaw. Maraming makakain. O yan lang po na kayaan ko ngayon. Balik ulit kay bukas. O, nagustuhan niyo po ba? Ano masasabi niyo? Ayos naman, di po ba? Kahit mga pagganyan-ganyan lang at madali ang lutuin at pawardi-wardi eh, nairaos natin. Yun ang mahalaga. May sabaw, mainit, bagong luto, saing na. Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Villaro,